Magandang araw! Ako si Binibining Aryan Nakawili, ang makakasama ninyo sa araw na ito dito sa Valenzuela Live Edukasyon sa Pagpapakatao 7. Alam kong kayo ay sabik na namang matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESP. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin nating kalimutan na i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Halika at sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin ay nahihinuha na ang pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap. Para sa unang gawain ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Tingnan natin kung naaalala ninyo ang naging talakayan natin noong nakaraang linggo. Narito ang panuto. Pag-ugnayin ang hanay A at hanay B. Huwag nating kalimutang i-type sa ating comment section ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ito ay nagsisilbing balangkas ng buhay ng tao. Narito ang pagpipilian. A. Begin with the end in mind. Letter B. Brain dump. Letter C. Kasabihan o mga salawikain. Letter D. Maglaan ng oras sa pag-iisip. Letter E. Stephen Covey. Letter F. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ano ang tamang sagot? Itipa sa ating comment section. Magaling! Letter F. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. Number 2. Ito ay makatutulong upang maging gabay sa iyong pamumuhay o sa pagbuo ng iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ano kaya ang tamang sagot? Itipa sa ating comment section. Magaling! Letter C. Kasabihan o mga salawikain. Ikatlong bilang. Ito ay pagsulat ng lahat ng iyong nasa isip patungkol sa misyon sa buhay sa loob ng 15 minuto. Ano kaya ang tamang sagot? Itipa sa ating comment section. Magaling! Letter B. Brain dump. Ikaapat. Siya ang may akda ng The 7 Habits of Highly Effective Teens. Ano kaya ang tamang sagot? Itipa sa ating comment section. Magaling! Letter E. Si Stephen Covey. Number 5. Ito ay nangangahulugan din na dapat ay sa simula pa lamang ay alam na natin ang gusto nating maging sa hinaharap. Ano kaya ang tamang sagot? Itipa sa ating comment section. Magaling! Letter A. Begin with the end in mind. Magaling! Natutuwa akong nakintal sa inyong isipan ng mga naging talakayan natin noong nakaraang linggo. Para naman sa ikalawang gawain, ayusin ang mga letra at ibigay ang angkop na sagot. Para sa unang bilang, ito ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya. Isaayos nga natin ang letra para mabuo natin ang tamang sagot. Itipa ang inyong sagot at itype sa ating comment section. Magaling! Panahon! Para sa ikalawang bilang, ginagamit upang pagnilaya ng sitwasyon, naghahanap ng mga impormasyon at tinitimbang ang mga kabutihan at kakulangan sa ating mga pamimilian. Ano kaya ang tamang sagot? Isaayos natin ang mga letra at itipa sa ating comment section. Tama! Isip! Para sa ikatlong bilang, kinukonsulta natin upang tiyaking nating kagustuhan ang ginagawang pagpili.
sinasala ang anumang natuklasan ng ating isip upang pagbataya ng pagpili. Isaayos natin ang letra at itipa ang tamang sagot sa ating comment section. Magaling damdamin. Sumunod. Para kay Mahatma Gandhi, ito ay isang alyansa sa pagitan ng Diyos at tao. Isaayos natin ang letra para makuha natin ang tamang sagot at itype sa ating comment section ang inyong sagot. Magaling panalangin. At para sa huling tanong, ito ang pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. Kung hinihingi ng pagkakataon na tayo ay mamili, madalas tinitimbang natin ang mga pagpipilian batay sa kung ano ang mahalaga sa atin. Ayusin ang mga letra at i-type ang inyong sagot sa comment section. Magaling pagpapahalaga. Mula sa mga salitang nabuo natin kanina, maiuugnay natin ang ating paksa ngayong araw. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng talakayan ay makakakuha tayo ng mataas na score sa ating pagsusulit. Halika't simulan natin ang pagtalakay sa paksang ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Marunong ba kayong maglaro ng chess? O di kaya naman ay nakapapanood na kayo ng naglalaro nito? Kung susuriin natin mabuti ang paglalaro ng chess, mapapansin natin na ang sinumang naglalaro nito ay sumasailalim sa malalim na pag-iisip. Kinakailangan nilang mamili ng tamang pyesa na ititira at magpasya ng gagawin nilang tira. Pinag-aaralan munang mabuti ang bawat galaw upang maging batayan ng gagawin tira. Kailangan maging maingat sa pagpapasya dahil kung hindi ay magbubunga ito ng pagkatalo sa ating laro. Sa larong chess, meron po tayong tinatawag na touch move. Ano nga ba yung touch move? Ito ay nangangahulugang kapag hinawakan mo ang isang pyesa, ay ito na ang dapat mong itira. Hindi na maaaring magbago ng isip, kung kaya mahalagang sigurado na sa tira bago ito hawakan. Marahil nagtatanong ka, bakit naman biglang napasok ang chess sa usapan? Hindi ba maaari nating ihalin tulad ang paglalaro ng chess sa ating mga pagpapasya sa buhay? Kung saan ang bawat pagpapasyang gagawin natin ay kinakailangan nating pag-isipan munang mabuti at tandaan natin ang tao ay biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. At ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng laya na magpasya para sa ating sarili. Isa itong gawain na hindi natin maiiwasan o maiiwasan sino man sa araw-araw. Tandaan natin ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasya. Nagmumula ito sa simpleng pagpapasya tulad na lang ng kung anong damit ang ating susuotin, kung kakain ba tayo ng hapunan at iba pa. Hanggang sa komplikadong pagpapasya katulad ng papasok ba ako o hindi sa paaralan, sasama ba ako sa kaibigan sa isang party nang walang paalam sa magulang at iba pa. Alin man sa mga ito, nangangailangan tayo ng kasanayan upang makagawa ng matalinong pagpapasya lalo na sa mga sitwasyong moral. Ano nga ba ang mabuting pagpapasya? Ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili. Ang pagpili ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pagtatangi o diskriminasyon. Ang pagpili ng paglalakad sa bangketa ay pagpili na hindi maglakad sa kalsada. Ipinalalagay sa simpleng pagpili na ito na alam natin ang kaibahan ng bangketa sa kalsada. Kung mahusay ang pagpapasya, mas malinaw ang mga pagpiling gagawin natin. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya ay panahon. Kadalasan
ito ang una nating hinihingi kung gagawa tayo ng isang pagpapasya sa anumang bagay na inaasahan natin. Karaniwan nating naririnig ang linyang bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip. Ang mga instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya ay ang isip at damdamin. Ginagamit natin ang ating isip upang pagnilayan natin ang sitwasyon. Naghahanap tayo ng mga impormasyon at tinitimbang natin ano ba ang kabutihan at kakulangan sa ating pagpipilian. Hinihinuha natin ang mga maaaring maging kahantungan o epekto ng mga ito. Itinatala din natin at iniipon din natin ang datos tungkol sa suliraning nais nating lutasin. Kinukonsulta din natin ang ating damdamin upang tiyaking kagustuhan nga natin ang ginawa nating pagpili. Sinasala ng ating damdamin ang anumang natutuklasan ng ating isip upang pagbatayan ng pagpili upang gawing atin ang pagpapasya. Ang pagpapahalaga ang pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. Kung hinihingi ng pagkakataon na tayo kailangan mamili, madalas tinitimbang natin mula sa ating pamimilian kung ano ang mahalaga para sa atin. Maaaring pinipili natin ang pagkain ng gulay, halimbawa, dahil sa halaga nito sa ating kalusugan, ayon sa dikta ng ating isip sa kung ano ang tama at ng damdamin ayon sa ating ginugusto. Ang proseso ng mabuting pagpapasya sa maikling salita ay batay sa ating mga pagpapahalaga. Ginagamit natin ang ating isip, damdamin, upang tiyakin na sa loob ng sapat na panahon ang ating pasya. Paano nga ba tayo makagagawa ng tamang pagpapasya? Narito ang mga hakbang na maaaring nating sundin. Una, magkalap ng kaalaman. Ang pagiging tama o mali ng isang pagpapasya ay nakasalalay sa mga katotohanan. Sa edad niyong ito, sa kasulukuyan, maaaring hindi pa sapat ang inyong kaalaman tungkol sa katotohanang binabanggit ko. Kung kaya mahalaga na tayo ay sumangguni at humingi ng opinyon sa mga taong nakaaalam, okay? Taong nakaaalam at merong karanasan tungkol sa bagay na ating pinagninilayan. Halimbawa, makatutulong ng malaki kung isasangguni natin sa ating mga guro na kung saan pinagkakatiwalaan natin ang ating mga agam-agam. Higit na marami siyang kaalaman at karanasan na maaari mong gamiting batayan sa pagbibigay ng payo. Higit na makakatulong kung makikinig tayo sa iba't ibang pananaw upang makita natin ang problema sa iba't ibang anggulo. Ngunit mahalagang tandaan na magkakaroon lamang ng kabuluhan ang lahat ng ito kung bukas ang ating isip sa pagtanggap ng mga mungkahi at payo mula sa ibang tao. Tandaan po natin, kailangan marunong tayong tanggapin ang opinyon ng ibang tao. Dahil malay natin, doon tayo makakuha ng magiging batayan natin sa bubuoy nating pagpapasya. Number two, magnilay sa mismong aksyon. Narito ang ilang mga gabay na maaari nating gawin upang pagnilayan ang ating aksyon. Una, kailangan mong suriin ang uri ng aksyon. Number two, magnilay sa mismong aksyon. Sa anumang pagpapasya ng tao, mahalaga ang pagninilay sa mismong aksyon. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na gabay. Ayan, katulad nung nabanggit ko kanina, kailangan mo suriin ang uri ng aksyon. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang aking binabalak na gawin? Ito ba ay naayon sa pamantayan ng likas na batas moral? Ito ba ay tama? Okay? Letter B, mahalagang tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang iyong personal na hangarin sa iyong isasagawang aksyon. Ano ba yung gusto mong, ano ba yung personal mong intention doon sa gagawin mong pagpapasya? Halimbawa, ang isa bang batang nakatira sa kalye ay lagi bang dapat bigyan ng pera? Namulat tayo sa paniniwala na mabuti ang magbahagi, lalo na sa mga mahihirap. Mahalagang tignan natin ang pangyayaring may kaugnayan sa aksyon na ito. Malay natin, hindi natin alam na
baka ikaw, iba yung intention na iyong ginagawa. Baka nagbabahagi ka dahil gusto mo lamang magpasikat sa iyong mga kakilala. Mahalagang pagnilayan natin mabuti, ano ang iyong intention sa iyong gagawin? At ano ba yung tiyak, ito ba ay makakaapekto doon sa ating mga moral na kilos? Letter C, mahalagang tignan din natin ang mga pangyayaring may kaugnay sa aksyon. Dahil ang tao ay nabubuhay sa mundo na kasama ang kanyang kapwa, may epekto sa ating kapwa ang ating mga pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang suriin muna kung ano ang magiging epekto o kahinatnan ng ating kilos bago natin ito isagawa. Baka mamaya yung gagawin nating desisyon ay makasakit sa iba o maaaring maapektuhan ng ibang tao. Halimbawa, kung ang iyong kapatid ay lagi mong iginagawa ng kanyang takdang aralin at proyekto, nakatutulong ba sa kanya yung ginagawa mo? Hindi ba tinuturuan lamang natin siyang maging palaasa at tamad? Hindi ito makakatulong sa kanyang pagkatuto at paglago. Sa makatwid, kailangan isaalang-alang ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa aksyon upang hindi magkamali sa isasagawang pasya at kilos. Ikatlo, hingi ng gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya. Ang panalangin ang pinakamabisang paraan na maaari nating gawin upang ganap na maging malinaw sa atin. Ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa atin? Dahil sa panalangin, mabibigyang linaw sa iyo kung ano talaga ang gustong na ng Diyos na gawin mo. Mahalagang gawin ito upang magkaroon ka ng lakas na maisakatuparan ang anumang dapat mong gawin ayon sa paghuhusga ng iyong sariling konsensya. Ikaapat, tayain ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. Mahalaga rin isaalang-alang ang ating damdamin o kalooban sa ating gagawing pagpili. Mahalaga rin isaalang-alang ang ating magiging kasiyahan, bunga ng ating ginawang pagpili. At ikalima, pag-aralang mabuti ang pasya. Kung nananatili sa iyo ang agam-agam dahil meron ka pa rin pakiramdam na maaaring kang magsisi sa iyong gagawing pasya, kailangan mong pag-aralan muli ang iyong pasya na may kalakip na panalangin at mas iba yung pagsusuri. Maging bukas tayo sa posibilidad na magbabago ang pasya pagkatapos natin o pagkatapos ng prosesong pinagdaanan nito. Mahalagang tandaan na sa bawat isasagawang pagpili, laging isaalang-alang ang mas mataas na kabutihan o higher goods. At yan po ang ating naging talakayan ngayong araw. Inaasahan ko na marami kayong napulot mula sa naging usapan natin sa araw na ito. Para masukat ko kung kayo ay may natutunan, ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagsusulit. Narito ang panuto. Mula sa mga sagot sa loob ng kahon, piliin ang wasong kasagutan sa bawat katanungan. Unang bilang, ang mga instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya, i-type ang inyong sagot sa ating comment section. Magiling, letter C. Number 2. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya. I-type ang letra ng tawag sagot sa ating comment section. Magaling, letter A, panahon. Number 3, ito ay isang proseso at bunga ng kilos ng tao sa pang-araw-araw. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Letter F, pagpapasya. Ika-apat, ito ay tumutukoy sa mahalagang proseso ng pagpili, lalong-lalo na sa pagpapasya. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Magaling, letter E, pagtatangi o diskriminasyon. At huling bilang, ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section.
Magaling, letter D, mabuting pagpapasyal. At para sa ating Q&A, tanong mo, sasagutin ko, narito ang tanong ng isang mag-aaral. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang pagpapasyal? Importante ang pagkakaroon ng tamang pagpapasyal para magkaroon din tayo ng tamang direksyon sa buhay. Tandaan natin, sa bawat pagpapasyang gagawin po natin, nakadepende ang buhay natin. Mababago ang buhay natin, depende sa ating pagpapasyang gagawin. Dapat maging maingat at lagi nating isaalang-alang ang mga nabanggit ko kanina. Tandaan natin na habang lumilipas ang panahon, ay lumalaki din ang hamon ng lipunan sa bawat individual na mapanindigan ng tama at mabuti. Tandaan natin, bawat gagawin natin, dapat ito ay tama at mabuti. Ayan, binabati ko kayo, baitang pito, sapagkat nalinang sa inyo ang pinakamahalagang kasanayan sa araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayo muli. Ako si Binibining Aryan B. Nakawili, guro mula sa Valenzuela National High School at nagsasabing, paalam!